What is up guys, this is Poy and welcome back sa channel. So for today's video, pakita ko lang sa inyo itong Razer Siren Mini. So isa itong USB compact microphone na talagang pwedeng siya pang stream dahil nga USB microphone na siya, plug and play na lang. So hindi na natin kailangan ng external mixer or amplifier para lang magamit to. At ang presyo pala nito as of now sa market nasa around 2,400 to 2,700 depende sa store na pagbibilhan mo. Kasi may mga iba nag-o-offer ng 1-year warranty, yung iba naman wala. So depende na lang yan sa store. So anyway guys, excited na ba kayo malaman kung anong meron dito sa Siren Mini? Pag-usapan na natin yan, kaya huwag na natin patagalin pa. Let's do this! Yo! Alright, so unboxing muna tayo. So dito pa lang sa box, makikita na natin na Razer na Razer ang dating dahil meron itong color green. So ito kasi yung brand color nila. And then dito sa harap guys, meron tayong makikita ang streamer certified. Meaning compatible ito sa mga streaming software like XSplit, OBS, or Streamlabs OBS. Okay, so unbox na natin and let's see kung ano meron sa loob. Okay, so yung unang bubungad sa atin yung love letter nila. Ayan. And then of course we have the manual. Manual ba to? Tignan nga natin. Oops. Okay, so meron siyang kasamang stickers. Yun. And of course yung user guide. Ayan. And here's it guys. So nakabalot pa siya. Ayan. So ito na yung ating Siren Mini. So kung makikita natin guys, para siyang capsule no, para siyang gamot, kaya lang medyo malaki siya so hindi mo siya malulunok. Ayan, pero sa form factor nito guys, sobrang compact niya para sa akin no. Ang cute niyang tignan no. Ito yung siguro kapag gusto nila na ayaw nilang natatakpan yung mukha nila kapag nag-i-stream. Para sa akin guys, okay yung size nitong Siren Mini. So bukod dito guys, ano pang nandito? Okay, so ito yung stand. Ayan, so pati sa stand guys, compact lang din. Ang liit din ng size. So mamaya pakita ko sa inyo kung paano siya ina-assemble. And then, meron tayong micro USB cable. And then, meron siyang color green sa loob. So I don't know if USB 2.0 to. Kasi usually yung mga USB 2.0 color blue yung dito sa loob. Pero color green siya. Ayan. And then, yung mini stand. And that's it guys, yun yung laman ng box. So, assemble natin guys. Alright, so para naman ma-assemble to guys, so kunin natin itong Siren Mini. And then, kunin natin itong mini stand. Parang mini stem niya. And then, ititread lang natin dito. Kabit lang natin siya. Ayan, and then yung stand. And then after nyan, attach na natin guys yung micro USB cable. Yung port naman nito guys, nandito siya. Ayan, parang nakatago siya dito sa likod ng microphone. And then ayan. So saktong-sakto no, kung titignan nyo yung keyboard, saktong-sakto siya dito sa shape ng microphone. Pero guys, huwag kayong mag-alala kasi kung sakaling masira man itong keyboard na to, okay lang naman kasi pwede naman natin siyang palitan ng ibang micro USB na cable. Yun nga lang, hindi siya magiging kasing linis nito. Para naman sa stand itong Siren Mini, so meron siyang parang ball head dito sa may base. So tiltable siya guys. Madali lang natin ma-adjust itong microphone. Okay, so pag-usapan natin yung build quality dito sa Siren Mini. Alright, so kung titignan natin itong Siren Mini, ang plain niya lang, wala siyang any buttons, wala siyang mute button, adjustable knob no, para sa volume or sa gain knob. And I think ito din yung isang reason kung bakit mura itong microphone kasi wala siyang controls
dito sa mismong mic. Kung titignan nyo na maigi, meron siyang Razer branding dito. Pero hindi siya masyadong halata kasi color black lang din eh. Pero glossy yung branding, and then yung mismong paint dito sa mic is matte finish. Dito sa harap, meron siyang maliit na LED indicator. So dito natin malalaman na naka-on na yung mic kapag nakasindi na yung ilaw dito. Overall material na ginamit dito sa mic, gawa siya sa plastic. Ayan. Pero yung grills dito guys, metal. Same dito sa stand, gawa rin siya sa plastic guys. Wag lang, huwag ka mahuhulog. Chill ka lang dyan. Ayan. Plastic din itong stand niya. And then dito sa likod, meron siyang foam. So hindi siya rubber guys, pero okay na din. Nakakapit naman sa mga surface. Ngayon, kung ayaw naman natin gamitin yung mismong stand ng Siren Mini, so pwede naman tayong gumamit ng mga adjustable arm stand tulad nito na nakikita natin sa mga streamers. Yun nga lang kailangan natin na bumili ng ganitong adapter. So 3x8 by 5x8 yata to, yung ganitong adapter. So iwan ko na lang yung link nito. Naulog pa eh. Ayan, okay. So, iwan ko na lang guys yung link na to sa description box kung sakaling gagamitan mo siya ng adjustable arm stand. So, try natin guys. Parang medyo malapit. Adjust lang natin to. Ayan. So, streamer ka na. Mukha ka na streamer. So yun guys, madali lang siyang setup dito sa arm stand basta meron kang adapter na sinabi ko sa inyo kanina. Alright, so subukan na natin guys itong Siren Mini. So punta na tayo doon sa desktop. Okay, so nandito na tayo sa desktop. So hindi ko pa kinakabit itong Siren Mini sa PC. And kung titingnan nyo guys dito sa screen natin, ayan dito sa OBS, kung check natin dito sa microphone properties, so wala pa siya guys. So try natin ikabit. So ito yung maganda sa mga USB microphone kasi plug and play lang siya. So ikabit na natin. Ayan. Kung babalikan ulit natin yung properties. Ayan. So na-detect niya na agad guys. Na-detect na ng OBS yung Siren Mini. So click natin to. Then okay. Ngayon isi-switch ko na yung gamit kong microphone dito sa Siren Mini in 3. 2 nalito pa 3 2 2 1 and here's it. Ito na guys yung sound quality nitong Razer Siren Mini. So what do you think? Ang distance ko pala dito sa microphone nasa around 8 to 10 inches. Ayan, so ito naman guys yung typical position kapag gagamitin natin to dito sa stand. Mamaya susubukan natin dun sa arm stand. So right now ito yung sound quality niya. Microphone test. So, kung titingnan natin guys dito sa website nila, so ang polar pattern guys nitong Siren Mini is super cardioid. So, kung titingnan natin yung pattern niya, meron pa siyang maliit dito sa likod and ito yung sa harap. Ito yung naririnig nyo ngayon, yung nasa harap, yung parang pa heart shape. Ngayon guys, itong super cardioid, meron pa rin siyang konting napipick up na sound dito sa likod. So, susubukan natin yan guys while typing dito sa ano natin sa keyboard. Subukan natin guys habang nagta-type. Ayan, so right now habang nagsasalita ako, nagta-type ako, and let's see kung ano yung performance nitong Siren Mini. Ayan, so hello guys, what's up guys. So welcome back sa ating live stream dito sa live stream. Ayan, so ito yung sound quality. So napipick up ba niya yung keyboard? I don't know kasi first time ko lang din to masusubukan. Ayan. How about mouse clicks? Hello, test 1, 2, 3. So yun yung expect natin kapag naglalaro tayo while streaming. Yun yung maririnig natin dito sa Siren Mini. Ngayon naman guys, subukan natin yung ambient noise. So hihinto ako ng pagsasalita. And by the way, nakasindi lang yung electric fan. Kanina kasi nakasindi yung aircon, ngayon electric fan lang. So, stop muna ako. Alright, so yun na yung ambient noise test natin dito sa Siren Mini.
Ngayon, kung babalikan natin yung website nila, makikita natin dito guys na meron siyang built-in shock mount. So, yung shock mount na nakalagay dito guys, nandito sa loob. So, hindi natin siya makikita. So, maganda rin yan guys na nilagay nila, no? Kasi may iwasan natin yung vibration kapag gagamitin natin yung stand mismo ng Siren Mini. So, syempre, marami tayong kinakalikot dito sa desktop habang ginagamit natin yung PC. So, yun. Para maiwasan natin yung vibration, okay yun na nagkabit sila ng shock mount. Ngayon, subukan natin yung arm stand. Test naman natin guys kapag nakakabit yung arm stand. Tignan natin kung merong pagbabago. Okay, so right now, naka-arm stand tayo at yung distance ko dito sa microphone nasa around 3 meters. Ayan, so 3 inches. Ayan, away dito sa microphone. Of course, mas maganda yung pickup nito kasi mas malapit siya sa bibig. So, ito yung typical stream setup. Ganito yung setup niya. So, ngayon, magta-typing test ulit tayo at mouse clicks. At tingnan natin kung ano naman yung mapipickup nito. Okay, so right now, nagta-type ako ng kung ano-ano. Kunwari, nagta-type. Ayan. Talk will open. Mouse clicks. While typing. Ayun, nasa A. Yan. Yeah. Headshot. What do you think guys? Mas okay ba yung ganitong setup? Or mas okay kung gagamitin natin yung stand mismo ng Siren Mini? Para sa akin, mas okay to. So, ngayon naman guys, subukan natin yung pick up naman ng microphone. So, iikot ko itong microphone and let's see kung hanggang saan yung mapipick up niya, no? So, right now, test. Microphone test. 1, 2. Microphone test. Test, hello. Check mic. Test, hey. Woo. Microphone test and yun. Right now, susubukan naman natin kung gaano kalayo yung mapipick up niya. So, as of now, nasa around 7 to 8 inches. Test mic. Lalayo ko. Test mic. Test mic. Hello. Test microphone. Nakikita niyo pa ba ako? Microphone test. And 1, 2, 3. Hello. What's up? Ngayon naman, susubukan natin kung pwede ito sa mga mobile phones. So right now, meron akong Android device dito. And let's see kung compatible itong Siren Mini sa mga Android device. Unfortunately, wala akong iOS device. So hindi ko siya matetest. Pero at least, diba, makikita natin or malalaman natin kung pwede siya sa mga Android phones. Okay. Subukan natin siya dito sa USB hub na to. Wala kasi akong OTG connector eh. So, sana gumana no para at least makita natin kung pwede siya. Alright, so umilaw guys itong Siren Mini pero oops, namatay siya ulit. Ayan, so sumindi siya ulit nung kinilik ko na yung record button. Ayan, so tingnan natin. Okay, so right now ang gamit ko ngayon itong Siren Mini dito sa Mi 11. Ayan, Android device. Pwede, no? Tingnan natin kung pwede siya. Test, microphone test. Sana gumana rin siya sa mga iOS device, no? Para kung sakali, pwede siya sa iba't ibang platform. So, pwede siya sa PC, sa mga Android device, and sana, pwede siya sa mga iOS device. So, there you go, guys. Ayan, ito yung gamit ko ngayon, yung Siren Mini. And
that's it guys for today's video. Sana nag-enjoy ka sa panonood at nakatulong itong video na to kung naghahanap ka ng review about dito sa Siren Mini. Grabe yung worth 2,400 pesos para sa akin. Okay na siya. Kasi ang ganda ng tunog eh. Maganda yung tunog ng microphone. And then compact lang siya. Hindi siya nakakasagabal kapag nag-i-stream. Yung ibang microphone kasi guys, konti na lang, sakop na yung buong mukha mo, no? So hindi siya magandang nakikita kapag nag-i-stream. So ito, very compact. Maganda naman yung materials kahit na plastic siya. Yung pagkakadesign nito para sa akin, okay din siya. Napakasimple. And by the way guys, available din ito sa itong classic black and then quartz pink and mercury white. So kung meron kang white setup, pwede yan. Kung pink setup naman, meron din silang pink. At yun nga, ngayon ko lang din nalaman na pwede rin pala siya sa iba't ibang platform. Sa PC, sa Android device, and sana pwede rin siya sa mga iOS device. Again, kung interesado kang bumili nitong Razer Siren Mini, mag-iiwan na lang ako ng link dyan sa description box. And there you go. Kung gusto mo pa na ganitong klaseng chill, unboxing, and review, pinapayo ko na sa iyo kaibigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment, at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy. Unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Naisu!